مركز المهتدي الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay natatangi lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway ang kanyang pagpapala at kapatawaran ay mapasa kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga pamilya, kasamahan at sa sinumang tumatahak sa matuwid na landas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aking magiging paksa sa inyo sa mga oras na ito ay hinggil sa mga alituntunin o mga pamantayan para malaman natin ng isang ibada ay bid'a. Kawaidu ma'rifatil bid'a. Mga alituntunin na sa pamamagitan nito ay mapag-aalaman natin, mahatulan natin ng isang gawain na ito o isang gawaing pagsamba na ito ay may tuturing o mahatulan natin ng isang bid'a sa pamamagitan ng mga alituntunin o mga pamantayan na ito. Itong paksa na ito ay kinuha natin mula sa aklat ng isang kilalang scholar na si Sheikh Muhammad bin Hussein Al-Jizani sa kanyang aklat na Mi'yarul Bid'ah. Mi'yarul Bid'ah na ang kahulugan ay sukatan ng tunay na kahulugan ng bid'a. Sa aklat na ito, binanggit niya ang isang paksa. Tinalakay niya, ipinahayag niya sa aklat na ito ang napakahalagang topic o paksa na dapat natin maunawaan hinggil sa mga gawaing pagsamba. At kabilang nga rito itong kawaidu ma'rifatil bid'ah. Mga pamantayan, mga alituntunin na sa pamamagitan nito ay mapag-aalaman natin na ito palang gawaing pagsamba na ginagawa ng iba ay isang bid'ah. Yan ang kahulugan ng ating paksa. Pagkaraan niya banggitin itong mga pamantayan na ito ay nagbanggit siya ng mga halimbawa sa bawat pamantayan o alituntunin na ito upang higit nating maunawaan. Ngayon, ilan sa ating tatalakayin bago pa tayo tumungo sa paksa natin, gaano ba kahalaga ang paksa na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Walang pag-aanilangan na napakahalagang paksa ito dahil alam natin na ang mga gawaing pagsamba na ginagawa natin ay hindi ito tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban na lamang kung ito ay ibinatay sarili sa Quran at sa Sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa mga napagkaisahan o napagkasunduan ng mga sahaba kalugdan nawa sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad ng sinabi ni Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Na sa ayat na ito ay sabi ni Allah, sa araw na ito ay ginawa ko ng ganap sa inyo ang relihiyong Islam at kinalugdan ko sa inyo, kabilang sa kahulugan ng aya, kinalugdan ko sa inyo ang Islam bilang inyong panuntunan. Ibig sabihin, pagkaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkaraan ng pumanaw ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ganap na ang relihiyong Islam sa lahat ng aspeto nito. Sa pamamaraan ng pagsamba, lahat ng aspeto, lahat ng bagay na kailangang gawin ng isang Muslim sa pagiging alipin niya, sa pagiging Muslim niya, sa pagkikitungo niya, sa kanyang relasyon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa mga tao, sa lahat ng aspeto nito ay meron ng katuruan, panuntunan na ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran at sa Sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi din ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballah wa sunnatih." Iniwan ko sa inyo, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang bagay
na kung inyong panghawakan, kailanman hindi kayo maliligaw pagkaraan ko. Kitab Allah wa sunnati ang Quran at ang aking sunnah, ang aking panuntunan, ang aking pamamaraan. Sa ibang hadith, wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin o kama kala alayhi afdalus salam wa atamut taslim. Panghawakan niyo ang aking sunna at ang mga sunna ng khulafa ar-rashidin. Ang kanyang tinutukoy dito ay ang apat na mga khulafa at ang ibang pang mga sahaba. Na kung ano yung mga napagkasunduan ng mga sahaba, napagkaisa nila, mga ifta nila, mga fatwa nila, na walang sinalungat, walang napagkasunduan ng mga sahaba, ito ay kabilang sa sunna o kabilang sa pinagbabatean natin sa relihiyong Islam. So sa mga nabanggit natin ito, nangangahulugan ng gawaing pagsamba ay kailanman hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay salungat sa dalawang batayan na ito o dalawang saligan na ito o kaya pinagkukuhaan natin ng ating panuntunan at Quran at ang sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ang napagkaisahan ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. So ang pagsunod sa sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng ating mga scholar, hindi tatanggapin ang pagsamba maliban na lamang kung ito ay napaloob dito ang dalawang kondisyon, ang ikhlas, dapat ang pagsamba ay ginagawa natin para kay Allah. Pangalawa, ang mutaba'a. Ibig sabihin ng mutaba'a ay ang pagsunod. Isa sa buhay mo ang paraan ng pagsamba. Ang isa sa buhay mo, ano pa mang gawain pagsamba na ito ay sang-ayon sa katuruan o pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang kabaliktaran ng mutaba'a, ang kasalungat ng mutaba'a, pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang bid'ah. Nang ibig sabihin ng bid'ah ay salungat sa kasalungat ng sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ibinago sa reliyong Islam na walang batayan, mga gawaing pagsamba na walang batayan mula sa Quran at sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam maging sa mga sahaba. So sino mang gumagawa ng bid'ah, ito hindi katanggap-tanggap. Ito ay rejected. At ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay sa atin ng babala hinggil dito. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Iyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dayuan nyo, iwasan nyo ang mga pagbabago sa relihiyong Islam, mga katuruang ibinago sa relihiyong Islam dahil ang lahat ng mga ibinago, binagong katuruan ay bid'ah, bid'ah at lahat ng bid'ah ay kaligawan at lahat ng kaligawan ay sa impyernong apoy wali'udhu billah. Ganun din sa ibang hadith, sabi ng mahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Sino mang gumawa ng gawaing pagsamba na hindi sumasang-ayon sa aming katuruan, sa aking katuruan, ay ito ay mardud, hindi tatanggapin, rejected, hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang kahalagahan ng pagsa. So dapat nating malaman itong mga gawaing bid'ah, no? At itong mga alituntunin, mga pamantayan, para malaman natin na ito palang mga ginagawa ng iba, isang bid'ah. Anong kahalagahan nito? Para maiwasan natin. Para maiwasan natin itong mga bid'ah. Itong mga gawaing bid'ah, dahil ang paggawa nito ay kasalanan sa reliyong Islam. Yun ang una. Pangalawa, hindi tatanggapin. So yaman lamang na tayo gumagawa ng pagsamba, tiyakin natin na ang pagsambang gagawin natin ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang kaalagahan ng ating paksa na mahalaga na maunawan natin, mapag-alaman natin ang mga bid'a o kaya mga pamantayan na ito upang maiwasan natin ang paggawa ng bid'a na ipinagbawal ng relihiyong Islam. Pangalawa dito, kahulugan ng bid'a at meron bang mabuting bid'a sa Islam? Bilang kabuuan nito, ang kahulugan ng bid'a, sa literal nito, ano pa mang asya'ul mukhtara, sabi ng ating mga scholar, literal na kahulugan ng bid'a daw, ay ano pa mang ibinago o bagong natuklasan, bagong na-discover, dito sa, ang tinutukoy niya dito sa makamundong bagay. Like for example, yung mga bagong technology, teknolohiya na dati ay wala. So tinatawag nito sa literal na bid'ah. No? Dahil bagong na-discover, bagong natuklasan, cellphone, dati walang cellphone, wifi, dati wala, at ano pa mang mga
nababago sa ating makamundong bagay. Ngunit ang kahulugan ng bid'a sa relihiyong Islam na ito ang tinutukoy ng Islam na ipinagbawal ay ang kabuuan nito, kullu ma uhditha fid din min ghairi dalil. Ano pa mang ibinago sa relihiyong Islam. Tukoy, tinukoy natin. Ano pa mang ibinago sa relihiyong Islam. Ibig sabihin, ano pa mang ginawang pagsamba na iniugnay sa Islam, subalit ito ay walang dalil, walang batayan mula sa mga saligan na nabanggit natin, ito ay may tuturing na bid'ah. So, ang kapag sinabi natin ito ay haram, ito ay bid'ah, ibig sabihin ito ay gawain na ito ay inuugnay sa reliyong Islam, ibig sabihin ginagawang pagsamba na walang dalil, so ito ay haram. Pero yung mga bagay na may kaugnayan, kinalaman sa makamundong bagay, ito ay pwede natin gamitin. Kahit pa nung sa panahon ng mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam, ay wala itong mga bagong natuklasan na ito, teknolohiya, sasakyan, cellphone, pwede natin itong gamitin. Dahil ang original sa nasaligan dyan ay alibaha. Yung mga bagong, mga ibinago, bagong natuklasan, bagong nadidiscover sa makamundong bagay, pwede natin gamitin sa kondisyon na hindi natin to gagamitin sa masamang hangarin o masamang intensyon. So, wala nang mabuting bid'a sa Islam. Pag sinabi natin wala nang mabuting bid'a sa Islam, walang mabuting bid'a na pagsamba. Kullu bid'atin dalala, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng uri ng bid'a na bagong katuruan na pagsamba ay ito ay dalala, lahat kaligawan. Ngayon, tutungod na tayo sa mga kawaid ma'rifatil bid'ah. No, mga pamantayan, mga alituntunin na sa pamamagitan nito makikilala natin o kaya mapag-aalaman natin na ito palang gawain na ito na ginagawa ng iba ay isang bid'ah. Al-Qa'idatul Ula, sabi ni Sheikh Muhammad Al-Jizani, kullu ibadatin tastanidu ila hadithin makdubin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'ah. Anong kahulugan ito? Kapag ang isang ibada ay nakabase sa isang hadith na hindi authentic dahil ito ay hadith makdub. Ano ibig sabihin ng makdub? Gawa-gawa lamang at kasinungalingan o pagsisinungaling sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang gawain na iyan, gawain pagsambaan na iyan na nakabase, no? Nakabatay sa isang hadith na makdub. Hindi tunay na hadith, gawa-gawa lamang. Pagsisinungaling sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tiyak na kabilang sa bid'a, sabi ng ating Sheikh. So, anong kahulugan nito? Anong sura? Anong itsura? Okay, anong kahulugan ng kaida na ito? May mga taong gumagawa ng pagsamba na pinaniniwalaan nila na itong pagsamba na ito ay kabilang sa Islam. At ang kanilang pinagbabatayan ay isang hadith magdhub. Isang hadith magdhub, ibig sabihin gawa-gawa lamang, hindi authentic. Ginawa lamang, inimbento lamang, pagsisinungaling sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, itong gawain na ito ay isang bid'ah na hindi pwedeng isabuhay, hindi pwedeng gawin. Dahil nga, ang hadith na kanilang pinagbabatayan sa gawain na ito ay hadith magdhub. Gawa-gawa lamang. So, hindi natin pwedeng gawin. Ang gawain hindi kabilang sa sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun ang kahulugan. Pagpapaliwanag sa kaida na ito. Kaya nga sinabi ng scholar na ito bilang pagpapaliwanag sa kaida na ito, sabi niya itong kaida, itong pamantayan na ito ay nakasaad to, okay, nakabata ito sa isang saligan natin ng al-ibadatu tawqifiyah. Nang ibig sabihin, ang ibadat, ang ating mga gawing pagsamba ay hindi natin to pwedeng gawin maliban na lamang na mayroong batayan sa Quran at sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag sinabi natin sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dapat ito ay authentic na hadith mula sa mga aklat na nakasaad dito ang mga hadith na authentic katulad sa Bukhari, Muslim at Sunanul Arba'a. At ang kasalungat nito yung mga hadith magdhub. Kasi nung ma'amal hadith al-makdhub ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha laysat min sunnatihi.
ang mga ahadith na gawa lamang, ginawa lamang o pagsisinungaling sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi kabilang sa kanyang sunnah. Fal'amalu biha yakunu bid'ah, at ang pagsasabuhay nito ay bid'ah. Idh huwa tashri'un ma lam ya'dham bihi Allah, na kung saan ang gawain na iyan, yung bid'ah na iyan ay para bagang panuntunan o pagsasabatas, pagsasabuhay sa isang panuntunan na hindi ipinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kullu ibadatin tastanidu ila hadithin magdhub ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'ah. Ano pa mang ibada na nakabatay sa isang hadith na hindi authentic, hadithu magdhub, gawa-gawa lamang at pagsisinungaling sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay may tuturing po na bid'ah na hindi pwedeng gawin ang pagsamba na ito. Anong halimbawa para mas malinaw sa atin? Kabilang sa kanyang hinalimbawa dito, sabi niya, وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ فِي فَضْلِ صَلَاتِ الرَّغَائِبِ. Kabilang sa halimbawa na ito ay ang hadithu magdhub, ang gawa-gawang hadith hinggil sa kahigtan ng salatul ragaib, mga sala daw na mga ragaib. May kahulugan na literal nito, pero ang tinutukoy sa salatul ragaib, ibig sabihin, may mga taong gumagawa ng salatul ragaib. Mamaya tatalakayin natin kung anong ibig sabihin ng salatul ragaib. May mga tao, kabilang ng mga gulatu sufiya, mga ilang sufiya, na kanila itong isinasabuhay. Maaring ito ay unang beses natin narinig itong uri ng pagsasala, salatul ragaib. May mga sufi, may mga ibang sekta na sinasalahan nila itong uri ng pagsasala, na ang kanilang pinagbabatayan pala ay hadithu magdhub, gawa-gawang hadith. So ito ay gawain bida, hindi natin pwedeng gawin. Dahil ang reality nito ay hindi kabilang sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ano yung salatul ragaib? Sabi niya rito, dalawang kahulugan, okay, dalawang tinutukoy sa salatul ragaib o halimbawa niya. Sabi niya ang tinatawag nilang salatul ragaib na ito ay binubuo ng 12 rak'ah na dasal sa pagitan ng Isha at Maghrib sa unang araw, sa unang Friday, sa unang araw ng Friday sa buwan ng Rajab. Ito ang paraan ng salatul ragaib, na 12 rak'ah na sinasalahan sa una, sa gabi, sa pagitan ng Maghrib at Isha, sa unang Biyernes o Friday sa buwan ng Rajab. So, ito ay kanilang sinasalahan na sa paniniwalang ito ay kabilang sa relihiyong Islam, pero pala itong mga hadith na binabanggit nila ay hadith ng magdhub. So hindi ito katanggap-tanggap. Kabilang din sa kahulugan ng kabilang din sa halimbawa ng salatul ragaib ay yung pagsasala ng salatul sala sa kalagitnaan ng Sha'ban, sa gabi ng kalagitnaan ng Sha'ban, na sinasala nila ito ng 100 rak'ah, 100 rak'ah, at sa bawat 2 rak'ah ay sila ay nagtataslim. Ibig sabihin, mayroong mga taong nagsasala ng salatul ragaib sa kalagitnaan, sa gabi ng kalagitnaan ng buwan ng Sha'ban, na tinatawag nilang salatul ragaib na 100 rak'ah. Dalawa. Sa bawat dalawa ay sila ay nagtataslim. At mayroon pa silang mga sura na tukoy nilang binabasa. Ngunit itong uri ng sala na ito ay bid'ah, dahil yun na nga, walang batayan. Na ang tanging pinagbabatay lamang nila ay hadithun magdhub. So kung mayroong mga taong nagtuturo sa atin, nangangaral sa atin ng salatul ragaib, ayon sa nabanggit nating halimbawa na ito, dalawang halimbawa na ito, mapag-aalaman natin ito palang salatul ragaib batay sa ating nabanggit ni Sheikh Al-Jizani ay kabilang ito sa mga urin o gawaing bid'ah na hindi dapat gawin. Pangalawang kaida, sabi ni Sheikh Muhammad Al-Jizani, kul ibadatin tastanidu ila ar-ra'il mujarrad wal hawa fahiya bid'ah.
Kapag ang isang ibada ay nakabase sa isang kuro-kuro lamang at silakbo ng damdamin ng isang tao. Kung ang isang ibada ay nakabase lamang sa isang kuro-kuro at silakbo ng damdamin o di kaya yung pagnanasa lamang, tulad daw ng ilang paniniwala ng mga Sufi na kanilang pinaniniwalaan, kanilang pinagkukuha ng pagsamba o kaya ang kanilang main source sa kanilang mga panuntunan ay ang mga manamats, ibig sabihin mga panaginip, khurafats, mga katang-isip lamang. May mga gulat o Sufiya na kabilang sa kanilang mga saligan o main source ng kanilang mga panuntunan ay mga manamats, mga panaginip, mga khurafats, mga katang-isip lamang. Keso napag-inipan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ang kanyang ipinahayag na bagong katuruan o kaya ang mga sahaba o kaya isang matuwid na salih, matuwid na sheikh na pumanaw na, na panaginipan at iba pang mga halimbawa nito na katulad ng ginagawa ng mga gulat o sufiya. So ano pa mang mga gawing pagsamba na nakabase lamang sa kuro-kuro at silakbo ng damdamin katulad ng paniniwala sa mga panaginip. Na ibig sabihin dito ay ang kanilang ginawang main source kabilang sa kanilang saligan ay sa pamamaraang manamats, mga panaginip, doon nila kinukuha ang kanilang panuntunan, relihiyon, o di kay mga pantasya o khurafats, mga katangisip lamang na wala talagang reality, hakika, walang hakika, katangisip lamang, ito ay may tuturing na bid'ah. Napakaraming halimbawa ang nabanggit ang Sheikh. Sabi dito, kabilang sa mga halimbawa nito ay al-adhkar al-bid'iyya, mga supplication o di kaya mga dhikr, pag-aala-ala kay Allah subhanahu wa ta'ala na mga bid'ang supplication o dhikr. Katulad ng ginagawa ng ilang Sufiya na inuulit-ulit nila ang Allah ng 100 o 3 beses, Allah lamang sa isang katagalaman na walang kasunod, hindi jumla, hindi isang pangungusap na pamamaraan nila, sila'y nagdidikar ng Allah, 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 Allah ng ilang beses. O di kaya mayroon naman yung la ilaha illallah, pinuputol nila ng dalawang bahagi. La ilaha, la ilaha, minsan 100, 200, 300. Pagkatapos ay ilang beses naman yung illa huwa, illa huwa, illa huwa. Ito ay kabilang mga kapatid sa adhkar bid'iyya, mga bid'ang dhikr, paraan ng dhikr na walang batayan. Hindi ito ginawa ng mga sahaba ang ganitong uri ng bid'a na minsan pa ay jama'a na sabay-sabay nilang binibigkas ang la ilaha, la ilaha, la ilaha ng ilang beses, depende. Isan 100 times, 200, 300 times, 500 times, tapos ilaha, ilaha. Sabi ng ating eskola, dapat ang isang dhikr ay binibigkas natin ng isang pangungusap na may kahulugan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dahil dun sa pagbibigkas nila, la ilaha, na 300 beses, nangangulugan, wala ng Diyos, wala ng Diyos, wala ng Diyos. Wala nang ibang Diyos na inuulit ng ilang beses, daan o depende sa kanilang pamamaraan. So nangangahulugan sa unang dhikr na ito ay parang subhanallah, pagtatakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaganon pa man, ito ay walang batayan mula sa mga pinagbabatayan ng relihiyong Islam. Nabanggit din dito, sabi niya, du'aul malaika wal anbiya wa salihin ba'da mautihim wa suwalihim wal istigatha bihim. Kabilang daw sa halimbawa ng kaida na ito ay ang pananalangin sa mga anghel, sa mga propeta, sa mga salihin pagkaraan ng kanilang pagpanaw o pagkamatay o pagpanaw, na may mga sufiya, gulat o sufiya na sila nananalangin sa mga anghel o kay mga anbiya, mga propeta o di kay mga salihin, mga guru nila, mga sheikh na pagkaraan nilang pumanaw, naniniwala sila na pwede silang kausapin. Pwede natin silang puntahan sa kanilang mga libingan o puntod o libingan at
gagawin natin silang tagapamagitan. Napakarami ito sa mga Sufiya na kanilang kinakausap ang isang guru nilang sheikh na pumanaw na saleh, payos o matuwid na guru na kanilang sinusunod pagkaraan niya nung siya'y mamatay. Naniniwalang mga Sufi na pwedeng gawin silang mga tagapamagitan. Ito yung tawassul al-bid'i na ginagawa silang tagapamagitan, kinakausap sila. O ya fulan, dalangin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging ganito ang aming buhay o ganito. O di kaya kinakausap nilang humingi sa kanila ng tulong. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan, sa aming problema, sa aming karamdaman ng aking anak. So ito ay shirk. At ito rin ay bid'a. Walistigatha bihin paghingi ng tulong sa kanila. Ito yung mga halimbawa ng ikalawang kaida. Markazul Muhtadil Jadid.